ay pangkalibring MPL. Yan ang tanong. Malalaman agad ka, malalaman agad natin sa draft kasi kung walang plano ang Breakpoint dito at talagang tumabla to agad sa NXP. You know, I think it's very hard to aspire for MPL. But let us see. Me, if we're gonna be putting our votes in, paring Manjin, I'm just gonna base it fully on the draft. I NXP won the draft on this one for me. Mm-hmm. No. Yeah, me too. Siyempre, malalaman natin kung mapapapuntunayan tayong mali ng Breakpoint. Yung kahit sa mga role nyo, hindi nyo kailangan mag-mic. Yung lineup kasi ng Breakpoint, kailangan naka-on yung team mic. Mm-hmm. Para ma-pull off nila yung combo. Oh well, wow. We shall see, pare, dahil pinoprotektahan ng NXP dito sa kanilang purple. Meanwhile, Breakpoint sa kanilang purple din. Men, tingin ko dahil first game ng dalawang to, pakilala muna natin sila. Si Jesper, nagagamit dito ng Selena. Pero bago natin sabihin yan, Renny J! As the Masha doing Renny J things, hindi niya malalasit dito ang si Zian, pero mananakaw niya yung orange buff. That was sneaky from Renny J as the Masha. H2O ang harit dito. MB ang gagamit dito ng X-Borg. And si Yawi ang gagamit ng Kufra. Ayun pa lang to eh. Yun doon pa lang eh. Unang tinginan pa lang eh. So Breakpoint naman, pare. Pero Breakpoint mga kaibigan on the red. Zian here on the Hellcurt. Santi Sucre naman dito para sa Popol and Cupa cast. On the Louis King Judge on that Gatot Gacha and Ray Schofield on the Lunox. Oo nga, binabati ko pala si Dexstar na nanonood ngayon. Nagbibigay ng onting details about the lineup of Breakpoint na uso din pala to ngayon. Uso to. It's a 1-2 lineup where the Hellcurt and the Lunox is going to be the ones getting the power spike. Pero again, men, yung NXP kasi ano to eh. Alam mo, agresibong tunay eh. Ang Aether Clan eh. Look at this. Yeah. May Stonefield. Sinunog. Sunog. Naisusulat. Tol, parang. Maano na lang eh. I mean, if you look at it, right now, this is too much. NXP solid, tol. 2K gold lead at the 2-minute mark. What is that? Diba? I mean, that's a lot of denial. Nadaan sa gangster eh. Kumbaga, dumaan ka sa yung dadaan ka pa lang sa kanto, tinitignan ka na kaagad nung siga. Parang NXP solid yun eh. Parang sinisiga nila yung Breakpoint at this moment. Especially on getting the orange buff and getting more kills in the bottom side. That's the duality vacuum from cast. And wala sila makukuha doon. Well, let's see na lang then, mga kaibigan. This is too much of a lead. And you know, NXP solid kasi is a team very capable. Hindi lang of holding on to that lead, no? Hindi ganun yung mga MPL caliber teams talaga. They are teams who can build on a lead, no? No matter how small. But this is a very big lead. That is 2.1K at the 2-minute 55 seconds mark ng laro natin. And lalabas na yung turtle. There is gonna be the next play solid to be in the position for that one. Oof. And level 4 are denied here. Level 4 stall are denied heavily here on to Breakpoint right now. Man, yun yung second round ng orange buff and bukang hirap si Zian dito kumuha ng orange buff. Avatar of Guardian tatama dito sa tatlo. Pala si paring Yawi. Hinahabol sila ngayon ng Chichino by H2O. Well, pop sa and forces the shields from the synchro vision. Lumipat pa nga yung kanyang normal attack doon sa serpent pero okay lang. Dahil mega kill siya. 5 kills. Meron na ngayon ang next play Predator Solid. Isang normal attack pa dun sa ano eh, no? ML. Ito mo malalaman na ML na ML. Lumusot kasi sa side brush pababa. Kaya yung next punta doon sa ano, napuksa na dun sa Viper. Pero there is that. This should be an easy turtle here for next play Predator Solid. The 2K gold lead is now steadily moving towards 3,000. And, Men, dito mo makikita yung pagiging streetwise ng NXP Solid pagdating sa laro. Tinimingan nila yung second round nung paglabas ng orange buff, nung Fiend. That's why, hirap na ngayon si Zian kumuha ng damage kasi wala siya ng orange. Question, at dito pumapasok yung sinasabi ni Wolf kahapon na baka sa meta ngayon ng ML, mas favorable pa rin ang 1-3-1. Kesa yung dalawa yung papalakasin nyo, di ba? Masok doon, nakakuha yung Breakpoint doon sa may top lane side, mga kaibigan. I'm actually observing Dre Schofield here. May one dead para kay Dre Schofield dito, pero yung last pick Gatot Kacha talaga ay naging 0-3-0 Gatot Kacha talaga. Right now, that is like a testament na on the drafting, no? On the drafting capacities, I'm not so sure about sa ano dito. Oh! Sa
Wemel will try to catch Rene J here sa may gilid, pero was able to, of course, rejuvenate one health bar for him. Onto the top lane set. Focus on by Trey Schofield kasama kay Santi Sucre. Nag-gonna be moving up. Pero ano, ha, Kuya Chin, still may late game capability and breakpoint dito. That is the Garrot. Pero figure out si paring Santi, Santi Sucre. Cast, popping in the dispersion damage. Yawi, tumatakbo. Masakit pa rin ang damage talaga ng Luyi. But in the middle side, King Jad, hirap na, oh no. Even popping the Avatar Guardian para makawala. Oh, that's bad brilliant news. And magkabot natin H2O, Jay Schofield. Matadad siya dito yung Synchro Pinchon, pero yung apoy mula doon sa flamethrower ay hindi. 7-1 on NXP. Dulo ng apoy yan actually eh. H2O was able to drop one auto attack tapos with a very small amount of health talaga. Nabuhay pa ng konti si Jay Schofield doon. Pero naabot ng torchback ni MD. And yeah, they're gonna be moving on to this Viper. Ladies and gentlemen, and NXP, I mean, look, that 5k good lead tol, 6k lead, totally a dominating game pa lang, hindi pa nga tayo, wala pa tayo sa kalahatian ng mismong laro. Breakpoint here, if they want to get a comeback, they need to start grouping up now and find isolated members. H2O is crazy, he's really eyeing on that MPL 401 now tol. Hirap na hirap, oh man. Men, ito ha, the clash is going on, nakakapatay dito ang Breakpoint ng onte kahit papano, but I think dito papasok yung sinabi mo kanina na ano eh, na umpisa pa lang. Ayan, grouping up. Grouping up. Men, umpisa pa lang, I think dito na nga nadali yung Breakpoint. Dalawang orange buff yung kinuha, di ba? Ng NXP Solid, and yung kung lineup nyo ay 1-2-2, mas gusto nyo talaga na yung dalawang cores nyo, mayroong buff para at least ma-online siya doon sa lane, ma-online siya kapag clash. And ang tanong dito, paano mo mababawi ngayon yung gap? Kasi level 7 ngayon. Si kaibigang Zayan, habang si Rene JH2O, level 10, level 11. The gold ang layo ng gap ng XP. The golden pala. 5.3k H2O. The highest one being 3.5k onto Dre Schofield dito, tol. And here's the thing din eh. If you have done your homework, no? And knowing NXP. Like, will NXP invade? The answer is a definite yes eh. Knowing kung gano'n sila address, they could have anticipated yun eh, yung ginawa ng Breakpoint. Actually, alam mo kung anong inaalala ng NXP tol sa mga kalaban nila? Ano? Sinasabayan sila sa tapang. Okay. Kasi mo anong ginawa ng NXP bago masimula yung laro? Binantayan nila. Binantayan nila si Rene J eh. Binantayan nila na kung i-invade ba yung ano, yung purple buff nila. Tapos after noon, sila na lang din yung nag-invade, no. Rene J alone. Si Rene J alone. And there, doon na nila nabasa yung decision lang doon na hindi nag-invade yung isap dito. Pwede maging one-sided pero a very informed one-sided. Lumapit si King Judge dito, habol kay MB. May thought nga ba? Immortality yan. Slow coming in. There's the Lunox Schofield. And last insanity was saved to make that escape. Men, undoubtedly talo ang Breakpoint sa early game. Pero again, I think itong lineup nila sa late game may hulog to. Kasi yung damage output nila is undoubtedly strong against all of the lineup ng NXP Solid. Yung Kupra, yung X-Borg, matutunaw yan sa Lunox at saka sa Luyi. Diba? We did mention, tol, na you need to just group up eh. Siguro individually, baka hassle. Pero, diba sabi nga natin kanina, wala nang no choice yung Breakpoint dito. You cannot take fights 1v1, 3v3, 2v2. Pero you'll surely still win fights 4v1, 4v2. Yep. Diba? Yep. And NXP is not a team that is excuse from nakakommit sila ng mga ganong mistakes. May mga lumalaban pa rin sa kanila na underman sila minsan, diba? Men, I think may mga shutdown tayong nakuha dito para sa side ng Breakpoint. Yeah. Kasi kung titignan mo yung ginawa nilang pag-group up, nakabuo na si Schofield ng Kevin Durant. Naka-ring of Durant na siya dito, men. Kevin Durant and actually to deal with Harry, to deal with the export. Let's go. Ano? Napit na rin ni Zian tol sa Blade of BOD. Triple Legion Sword, that's gonna be one step away. Pero okay, ayun yung sinasabi natin tol. Yung tendency ng NXP, hindi sila perfect team, no? Hindi sila yung class na execute and not committing on taking fights na 3v1, 4v2. Siyempre, NXP din, kailangan sumunod sa requirement ng libro.
Kailangan mo yung kukuha ng laban na 3v3 kayo, even yung numbers nyo, talaga, ang hirap sa ML, walang malakas sa marami, tol. Wala diba? Na talaga, men. I think ilang, nakailang panood na yung Breakpoint na mga ganong galaw na parang Kredi J. Habang sa Amen Force nandito, nandun yung rotation ring, meron pala si Sunny Isabog, si Paring Cass, at ayun, naabulin pa nila si Scopin. Napakabilis with the snap. Double kill para doon kay Harit at basag pala yung Tori sa taas. Yes, yes. Basag yung Tori sa taas. And ganun lang eh, di ba? Wala na yung mga Renny J things na yun eh. As in, if NXP just go as well with their main strat, lamang naman na sila eh. Lamang yan, Tori, di ba? Lamang na naman. So, matkapaw kukuha ng laban na 2v1. But we got 3v4 dito and 4v4 fight here. H2O, lalo na sa H2O, 6-1-1 still on this Harit. They need to be careful. So, Breakpoint is also complete. Pero ano ha, hindi pa tapos ha, kasi yung mga ganyan Tori ng take sa top lane, kaya yan iwasan kapag meron kayong mga teleport eh, kapag meron kayong mabilis na pwedeng dumipensa, and kahit pa paano may onting wave clear itong Breakpoint because of the Luyi Quixin. Even the Lunox can sometimes pull in the AoE damage spam over first kill, but meanwhile MB popping the last insanity shield. Oh! Talagang tol, pag nauna yung NXP, bayad na bayad, killing spree, late na, yung entrada dito na ginawa ni parang King Judge, you got torch back, triple kill already, unlucky for H2O, down under, he will be destroyed, shutted down by the BNK, mga kaibigan, I'm not sure na lockdown na yung trap yata, and still, pwede pa rin sila makakuha ng push up top, that's still pressure, I think they can clear that, or maybe not, they want to finish it, only one hero remaining, they want to finish it, hindi rin pwede wow. Makakuha. That's how it's done. NXP takes one game. They want to move in